Hindi na ako nagbigay imig pa dahil sa nangyari kanina. Kung dadalhin niya ako sa ospital, bahala siya. Bahala talaga siya. Ngunit makalipas na ilang minuto, hindi sa ospital huminto ang kotse niya, kundi sa isang malaking gate kusan-kusan na lamang yun bumukas. Bumuntong hininga siya bago nito patayin ang makina. I am sorry about what I said earlier. Mainit lang ang ulo ko. I did not intend to raise my voice. Pasensya na. Di ako sumagot sa sinabi niya. Dapat ko ba siyang kausapin kahit di ko naman siya kilala? By the way, my name is Reese. Thank you for catching the thief earlier. I will call the bodyguard of that building to check the CCTV para mahuling lalaking yun. Tumango ako. Ayos lang, kahit sino naman yun ang gagawin. But next time, don't do that again and stop punching a guy, kababae mong tao. Napamaang ako matapos niyang sabihin yon. Lumabas din siya ng kotse at mabilis umikot sa pwesto ko, pero hindi ko naman sinasadya na suntukin siya. Aksidente lang yon dahil nagulat ako. This is our house. Ayaw mo magpadala sa ospital, so I'll bring you here. Ipapahatid na lang kita mamaya sa bodyguard ko at dito nagagamotin ang sugat mo. Hindi ako nakapagbigay tugon. Pumasok na kasi siya sa loob at hiniyaan lang akong nakatayo sa labas. Hindi ko alam kung ba't ganun siya. Kung napipilitan lang siyang tulungan ako. E di sana pala iniwan na lang niya ako doon. Hey! Bigla bumalik ako sa realidad. Nasa dulo na siya ng daan haba ako'y nakatingala pa rin sa taas ng gate. Hindi lang ito bahay, mansyon na ito eh. Make it quick. Dahil sa sinabi niyang iyon, minadali kong sumunod sa kanya. Nakatingin pa sa akin ng mga nalagpasan kong guard na may pagtataka kung ba't kasama kong lalaking yon. Good morning, sir. Bumalik kayo. May naka... Natigilan ng isang kasambahay na makita niya ako sa likuran nito. Sinilip niya ako habang kurot ang noo. Naku, sir, may kasama kayong babae? Dahil ba to sa pagtatalo ninyo ng daddy mo? Bumuntong hiniyaya ang nagpakilalang Ray sa akin. I wanted to clean her once at gusto ko na mainit na kape. Nilagpasan niya ang kasambahay na ngayon hindi pa pinansin ang sinabi nito. Lumapit siya sa akin na may ngiti sa labi. Kaano-ano mo si Sir Reese? Po, hindi. Huwag ka na magsalita. Halika na. Kagamutin natin yung sugat mo. Gaya ng ginawa ni Reese kanina, bigla na lang niya akong hinila kung saan. Pinaupo niya ako sa sofa at kung saan kaharap ko ngayon ang supladong lalaki na may ginagawa sa cellphone niya. Kunot ang noon nito habang nagtitipa ng kung ano. If you want to leave, the driver is waiting outside the gate. She's going to send you if you were your mate. Hindi na ako nagbigay imig pa. Tumayo na rin kasi siya dahil sinagot nito ang tawag sa cellphone. The meeting is cancelled. Something happened. Hindi ko narinig pa ang sumunod niyang sinabi. Dumating na rin kasi ang kasambahay na siyang maglilinis daw ng sugat ko. Mainit ang ulo ni sir. Nagtalo kasi sila ng daddy niya kanina. Habang nililinis ito ang sugat ko, yun naman ang sinasabi niya. Hindi naman ako interesado dahil hindi ko naman yun kilala. Tsaka napakasungit niya. Siya na ngang tinulungan, siya pang galit. Nobya ka ba ni sir? Mabilis umiling ako sa tanong nito. Hindi po, nagkakamali kayo. Sus, ikaw talaga. Itatago pa eh. Wala pa namang babaeng dinadala dito si sir. Imposible eh. Di na ako nagbigay imik pa sa sinabi niya. Napapangiwi na lang ako sa sakit ng sugat ko dahil sa dinadampi niya doon. Hindi ko alam kung ano yon pero napakahapdi. Hindi ko na rin nakita ang supladong lalaki hanggang sa matapos ang paglilinis ito sa aking sugat. Di na rin ako pumayag na magmerienda doon kahit pa inalok ako ng ginang. Nagpatid ako sa driver na sinasabi nito dahil naisip ko si Grace. Habang nasa biyahe ako, tumawag sa akin si Calix na biglang in-advance daw ang appointment ko kay Philip dahil nakansira daw ang meeting nito. Dahil sa sinabi niyang yon, sinabihan kong driver na kung pwede, pakibilisan ang pagmamaneho dahil nasabi kong may dadaluhan akong interview. Sinunod niyang nais ko. Pumasok ako sa loob at sinabing may appointment ako sa boss nila. Sinabi ko rin ang pangalan ni Calix kaya malayo nila akong pinapasok. Sigurado naman nang alam na ni Asher na akong makakausap niya. Nakasaad na kasi yon sa papel na hawak ko habang nakasakay ako ng elevator. At habang nasa elevator ako ay nagpadala ko ng mensahe kay Grace na nasa loob na ako ng gusali. Nakatanggap ako ng reply niya na halos murahin ako nito sa pag-aalala. Hindi ko na sinabing may nakilala kong lalaki at dinala ko nito sa isang mansyon. Ayoko na ibahagi pa yon sa kanya. Please, come in. Nakangiti ang isang babae matapos itong buksan ang pinto para sa akin. Dahil doon, tuluyan na ngang bumungad sa akin ang opisina ni Philip na ngayon humahalimoyak ang panlalaking amoy sa loob. Have a seat. Hindi pa man ako nakakabawi. Narinig ko na ang tingin ni Philip. Dahil doon, dumapo ang tingin ko sa pwesto niya.
Nakaupo ito sa kanyang swivel chair habang ako nakatayo lamang sa gitna ng opisina niya. I will give you 20 minutes to speak. Ano? Your timer starts now. Naparunok ako. Ganun lang kabilis? Nasisiraan na ba siya ng ulo? Bakit ba kailangan bilhin pa ang lupang yon? Tuluyan ko lang sinabi ang pakay ko. Kung gusto niya naman palang mabilisan, edi gagawin ko. I can buy what I want. I don't need your opinion. Napamaang ako sa sinabi niya bago ko natawa. It's not a government property. Hindi po pwede yun. I already filed a paper in court. Areglado na. Wala nang problema. The demolishment is next month. Mapapatayo mo rin ang bagong paaralan sa kabilang lungsod at doon ka mapupunta. Hindi ako makapaniwalang ganun lang kadaling sabihin niya ito. Wala man lang siyang tigatig. Why are you doing this, Asher? Did you just want a revenge? Bakit kailangan madami ang paaralan? Nangunot ang noon ito. What do you think of yourself, Winter? A gold? Why should I waste the time to take revenge? Hindi ka ganun ka-importante. Natigilan ako sa sinabi niya. And one more thing. Don't you dare call me on that way. I've never used been your Asher today. Dahil doon tuluyan kong napagtanto na ang lalaking kaharap ko ngayon ay hindi na si Asher. Dahil sa sinabi ko ni Asher, mabilis na natigilan si Winnie habang nakatitig siya sa binata. Di akalain ni Winnie na sasabihin niya iyon sa harapan niya. Oo at masyado ng matagal nung huli silang nagkita. Tiyak magbabago talaga ang ugali nito maging ang pakikitungo nito sa dalaga. Hindi lamang naisip ni Winnie na sobra siyang magsalita ngayon. Napakalamig ng tinig at bawat katagang binibitawan nito'y para bang may laman. Dahil sa tensyong nangyari ngayon sa pagitan nila, pinipilit pa rin tataga ni Winnie ang sarili. Huminga siya na malalim bago ito. Why did you choose that place then? Alam mo, nagtatrabaho ko doon. Sa dami ng lupang mabibili mo, yun talaga? Tumaas ang kilay nito sa tanong ng dalaga. You don't have any idea. You should left my office now. May susunod pa akong appointment? Nag-iwas ng tingin si Winnie bago matawa. Why are you ignoring my question, Mr. Saavedra? Nagahamon ang tinig ng dalaga bago ito diniina ng apelido ni Asher. I already answered you. This is what I want. You don't have anything to do with it. Mas lalo natawa si Winnie sa sinabi niyang iyon. Nailing siya sa dalawang beses bago nito kagatin ang kanyang labi. So you're saying that you just want it? Kagustuhan mo lang yon dahil alam mong naroon ako, hindi ba? Wala ako nakikitang ibang dahilan kung di dahil sa akin. Kaya't narito ako para kumbinsihin ka dahil alam ko ako ang rason. Nangunot ang noon ng binata bago matawa na nakakainsulto. Napahago din to sa kanyang buhok habang nakatingin ngayon ng todo sa dalaga. Kahit na namamangha si Asher, ngayon sa kanyoan ito, hindi niya na iyon pinupuna pa. Winnie is already matured. She has a nice curve and fierce looking. Mas lalong nadedepe na ang ganda ng mata't ilong niya sa kanyang edad ngayon. But Asher still ignore that thoughts. Nagtuon to sa kanilang pinag-uusapan at natatawa pa rin sa kanyang sarili dahil sa inaakalang iyon ng dalaga. You are not the reason. Why would I do that nonsense thing? Hindi na tayo bata. Do I need to get revenge? For what? May mapapala ba ako oras gawin ko yon? You should be careful for what you say. Nagkakamali ka ng iniisip? Bahagyang kumuyom ang kamuon ng dalaga. Mariin ang titig nito sa binata na ngayon ay naayos na ang mga gamit sa mesa niya. Hindi ako ang totoong bayan ng paaralang iyon. Hindi ko rin ideya yon kahit huwag akong kausapin mo. Kung ako lang humahawak sa project na yon, hindi ko pipili ng lugar kung nasan ka. Sino bang taong nais makita ang taong nanakit sa kanya? Natigilan si Winnie sa sinabi niyang iyon. Hindi nito napaghandaan, nabubuksan yon ni Asher at buong akala niya, siya ang buyer ng paaralan. Yun pala, may namumuno pa? Hindi ko rin iisipin gamitin yon para lang gantihan ka. I am not that childish. I can use another way to hurt you, but I did not. So stop thinking like I'm getting revenge. Hindi ko yun gagawin, besides I've already moved on. Nag-iwas ng tingin si Winnie. Nakaramdam siya ng pagkailang dahil sa mga sinasabi ngayon ni Asher. Hindi lang basta pagkailang kundi kumirot din ng bahagya ang dibdib nito sa huling katagang sinambit niya. Kung ganon, sabihin mo sa akin, kung sino ang totoong buyer? Natawa si Asher sa tanong niyang iyon. Para bang namangha siya dahil sa pagtatanong ngayon ni Winnie kung sino nga yon. You don't know him and you can't convince him easily. Mahirap kausap si Mr. Isaac. Kung ako, hindi ko siya makumbinsing humarap ng iba. Para naman kaya ikaw? Mr. Isaac? Tumango si Asher. Yeah, you're right. Kung gusto mo siyang puntahan, ibibigay ko ang address niya.
Bahala ka kung gusto mo siyang kausapin o hindi. But I told you now, he's not that nice. Mr. Isaac is quite rude. Baka hindi rin kayo magkausap dahil hindi kanya kilala. Naparanok si Winnie at nagbaba rin ng tingin dahil sumagi sa isip niyang wala pala siyang mapapala sa pagluwas niya ng Maynila. Ngayon pa lang nanghihinayang na siya, iniisip na baka tuluyan na kang mawala sa kanila ang minamahal nilang paaralan. Ngunit bumuntong hininga siya. Nagangat ito ng tingin at muli, tinatagaan ang sarili. Hindi pa naman niya sinusubukang kausapin ni Mr. Isaac na yon. Kung hindi niya ito makausap o makaharap, hindi niya na yun ipipilit pa. At least alam niyang may ginawa siya bago tuloy ang mawalang paaralan. Nasaan ang address ni Mr. Isaac? Natigilan si Asher dahil sa tanong niyang iyon. Ang buong akala niya, susuko ng dalaga. Ngunit naalala rin pala nitong hindi basta-basta sa musuko to. Nag-iwas na lang siya ng tingin. Napahilamos pang binata sa mukha at dahil wala na tong nagawa, kundi ibigay ang address ni Mr. Isaac. Kung may itatanong ka, hintayin mo ko sa waiting area. I need to face other clients today. Wala ka naman ding importante itatanong pa, hindi ba? Matagal bago sumagot ang dalaga. Hawak ang papel ko sa nang address ng bahay ni Mr. Isaac, ngunit hindi siya sanay na ganito ang trato sa kanya ni Asher. Malayong-malayo na ngayon ang ugali niya noon. Wala nang lambing ang tinig niya. Wala man lang siyang pag-aalala kung mapaano siya sa lugar na binigay nito. Tumango ang dalaga bago siya mag-iwas ang tingin. Salamat. Yun na lamang ang nasabi niya dahilan upang mapatitig sa kanya si Asher. Imuko na rin to bago tuloy ang tigilan ng binata. Walang ibang ginawang kilo si Asher kundi paniorin lamang ang pag-alis ni Winnie. Doon lang siya nakahinga na maayos nang sa wakas umalis na ang dalaga. Sumandal to sa kanyang swivel chair bago hawakan ang ulo na nakatingala. After long years, she's still like that. Ani ang pabulong dahilan upang mapahilamos to sa kanyang mukha. Matigas pa rin ang ulo niya. Sa paglabas ni Winnie sa opisina nito, bagsak ang kanyang balikat habang iniisip kung paano niya kakausapin ang Mr. Isaac na yon. Wala man lang siyang ideya kung ano itsura nito at ilang taon na siya. Nais man tong balikan si Asher upang magtanong ngunit hindi pa rin niya magawa. May sumunod na kasing pumasok kaya di na to makakasingit pa. Bumuntong hininga siya hanggang sa mapag-desisyon na nito na bumaba na. Naisip itong hintay na lamang niya si Asher sa waiting area dahil yun ang sinabi niya kanina kung may itatanong pa to. Naisanan niyang kunin ang litrato ni Mr. Isaac upang kumpirmahin ang edad nito. Nais din niyang malaman yun upang di na siya mahirapan pang hanapin ang nasabing bayan ng paaralan. 10 minuto na siyang naghihintay sa ibaba ng gusali. Nakaputo sa waiting area malapit sa entrance ng lugar. Nakatanggap din to ng text sa kanyang kasama na naghihintay pa rin to sa labas. Nag-reply si Winnie na sandaling na lamang at hihintayin pa nito si Asher. Hindi na siya nakatanggap ng reply kay Grace kaya't nag-focus na lamang ito sa mga pumapasok. Ngunit natigilan din siya na makita nito ang lalaking pumasok sa loob. Gaya ng una nilang pagkikita, may dala na naman tong black case. Maayos din ang kasuotan nito na para pang isa siyang tagapagmana ng isang kumpanya. Di na tumagal ang paninitig nito kay Reese kung saan sinalubong na siya ng ilang empleyado. Siya yung lalaking tinulungan niya kanina at siya rin ang dahilan kung ba't may sugat din ang siko niya ngayon. Ngunit naisip din ni Winnie kasalanan naman niya. Kung hinayaan na lang niya sanang makaalis ang magnanakaw, hindi niya yun aabutin. Hindi sila magkakakilala at hindi sasakit ang siko niya ngayon. Hey! Mabilis na napatingala siya dahil sa baritonong tinig na narinig nito. Nakita nitong nasa gilid pala niya si Reese kasama ng mga bodyguard niya sa likuran. Why are you here? Di agad nakasagot si Winnie sa tanong niyang iyon. Di rin naman niya alam kung ano isasagot kay Reese dahil hindi rin ito alam kung ba't di pa siya umaalis. How's your buns? Inawakan ni Reese ang kamay nito bago suriin ang siko ng dalaga. Mahina siyang napamura na makita niyang namamaga pa iyon at may konti pang dugo. Hindi ba masakit to? Binawi ni Winnie ang kamay bago ito ngumiti ng pilit. Ayos lang to, huwag mo nang alalahanin pa ang sugat ko. Nagamot naman na din to kanina. Then why are you still here again? Naghahanap ka ba ng trabaho? Ba't di ka tumungo doon sa front desk para makauwi ka na at di ka naghihintay dito? Hindi ako naghahanap ng trabaho. Tumayo si Winnie bago bumuntong hininga. Yumuko din to kay Reese upang iparating na kailangan niyang umalis. Mauna na ako. Tumalikod na ang dalaga nang hindi man lamang hinihintay ang sasabihin ng binata. Nakatingin pa rin sa kanya si Reese habang kurot ang noo dahil sa ugali niya. She's weird. Di niya mapigilang sabihin yun dahil itong unang beses na maka-encounter siya ng babae na hindi siya gaanong pinapansin. Sanay kasi ang binatang pinagkakaguluhan siya. May mga babaeng nais makuha ang atensyon nito kaya naiirita siya.
Ngunit itong si Winnie kakaiba, tila ba nakikita nitong sariling ugali sa dalaga kaya natatawa siya ngayon. Can you check that woman's background? Iyon ang inutos ito sa lalaking nasa likuran niya bago ito tumuloy sa paglalakad. Bahagya pa rin siyang napangisi habang nasa imahen nito ang mukha ng dalaga. Kamusta na? Nakausap mo ba si Mr. Saavedra? Tumango si Winnie sa tanong ni Grace. Bago ito bumuntong hininga. Nasa labas na sila ng coffee shop at naghihintay na lamang sila sa daraang taxi. Hindi si Asher ang buyer ng paaralan. Kumbaga, siya lang ang nag-aayos dito at nakikipag-communicate sa principal natin. Nangulot ang noo ni Grace sa sinabi niyang iyon. Kung ganon walang nangyari, hindi na natin mababawi pa ang paaralan? Parang ganon na nga. Ngunit binigay sa akin ni Asher ang address ng buyer. Siya si Mr. Isaac. Bala ko siya kausapin bukas. Susubukan ko lang. Kung wala, edi tama na. Bumuntong hininga si Grace. Nais naman din sanang sumuko na ngunit naiisip nito ang determinasyon ni Winnie na mabawi ang paaralan. Kaya imbes sumukot at kumbinsin si Winnie na tumigil na, hinawakan niya ang kamay nito bago ang itian ng kasama. Kaya mo yan, Winnie. Sasamahan pa rin kita. Hindi tayo susuko hanggat di natin mababawi ang paaralan. Dahil sa sinabi niyo ni Grace, ngumiti si Winnie. Mas lalo pang lumakas ang kanyang kumpiyansa. Kahit meron ng hawak na address si Winnie ngayon, wala na siyang balak pang tumuloy sa nasabing address ni Mr. Isaac. Masyado nang maraming nangyari ngayong araw, kaya't mas pinili na lamang muna niyang umuwi na. Inaalala din ito si Grace dahil baka pagod na rin to. Siguro'y maganda talagang ipagpabukas na lamang niya ang balak na puntahan si Mr. Isaac. Hindi talaga ako makapaniwala na ex-boyfriend mo ang lalaking yun. Tipid nang umiti si Winnie sa sinabi niyo ni Grace. Nakauwi na sila ngayon.